Ikatatlumpu ng Marso, Sabado, sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito tungkol sa ilang taong kumbinsido na mabuti sila at minamata naman ang iba. Dalawang tao ang umakyat sa templo para manalangin. Pariseo ang isa at publikano naman ang isa pa. Nakatayong nananalangin mag-isa ang Pariseo. Sabi niya, "O Diyos, salamat at hindi ako gaya ng ibang mga tao, mga magnanakaw, mandaraya, nakikiapid, o gaya ng kolektor ng buwis na iyan. Dalawang beses ako nag-aayuno isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong ari-arian." Nasa likuran naman ang kolektor ng buwis at hindi man lang makatingala sa langit. Dinadago kaniya ang dibdib sa pagsasabing, "O Diyos, kawaan mo ako na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ibababa ang lahat ng nagpapakataas at itataas naman ang nagpapakababa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sinasabi ko sa inyo na ito ang umuwing nasa grasya ng Diyos. Ang kolektor ng buwis ang tinutukoy ni Jesus na tumanggap ng grasya ng Diyos na walang iba kundi ang kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Inaamin at pinagsisisihan niya ang kanyang mga kasalanan. Humingi siya ng awa at patawad sa Diyos at ibinigay naman sa kanya. Sa kabilang banda, maaaring totoo ang sinasabi ng Pariseo na ginagawa niyang mga kabutihan, pero nahahayag na sa todo pa lang ng kanyang pagsasalita, kanyang kayabangan o mataas na pagtingin sa sarili. Bunga nito, wala siyang nakikitang kasalanan niya, kaya naman wala din siyang makitang dahilan para humingi ng tawad sa Diyos. Wala siyang tinanggap na grasya ng pagpapatawad sa dahilang hindi naman siya humingi nito. Tandaan ang sinabi ni Jesus, "Humingi at kayo'y bibigyan." Pagsasagawa, kailan ka huling nagkumpisal? Napakagandang panahon ang Kwaresma para magkumpisal. Huwag mo nang ipagpaliban pa.